Hello, mga mamis at mga kabayan ko. Dito tayo ngayon para pag-usapan natin kung ano nga ba yung maganda, magnegosyo o magtrabaho. Mga mamis, mga kabayan, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, mag-subscribe na kayo sa Matiskarting Ina. Lahat naman siguro tayo, di ba, lahat gusto nating magkaroon ng negosyo. Lahat tayo nangangarap na magkaroon ng negosyo. Sa pagninegosyo nandito, mabibili natin lahat ng gusto natin. Magkaroon ng bahay, na magandang sasakyan, makapag-aral mga anak natin sa magagandang universidad. Tapad lahat ng mga pangarap natin para sa kanila, mabigyan sila ng magandang buhay. So sa pagtatrabaho, tamang may income ka, monthly income at natanggap. Pero, sapat ba yun mga mamis? Mga kabayan, tanong ko lang, sapat ba yun yung sahod natin na yun? Isang buwan para mabili lahat ng pangailangan natin ng expenses, mga bayarin sa bills, buwan-buwan, dumarating. Sapat ba yun? Tanong ko sa inyo, sapat ba? Natutustusan ba natin ito yung pangailangan natin? Let's think it about mga mamis, mga kabayan. Yung bang trabaho natin, isipin nyo, it can pay our bill ba? Then kapag nag-negosyo rin ba tayo, kabayan din ba ito ng mga bills natin, ng mga bibili ba natin yung loan natin? So, pag-isipan nyo mga mamis, mga kabayan, kung anong sagot nyo, yun yung i-post nyo. Kasi, mahalaga ito. Mahalaga yung nagtatrabaho tayo, mahalaga yung nag-negosyo rin tayo. Kasi, mahalaga rin kasi yung nagtatrabaho tayo kasi to sustain our needs, everyday needs, di ba? Pero kung may negosyo tayo, mas malaki pa dun yung makukuha natin na pambili ng mga pangailangan natin, makabili tayo ng bahay, yan, makapag tayo travel all over the world. So ako kasi dati ako empleyado rin dati, nagkasasal din ako trabaho sa kanina yung amo ko, sino palipat-lipat ako ng trabaho, ganyan-ganyan. So kasi hinahanap po kung saan ako magiging success at kung paano ko mabibili ko ba yung mga pangalangan ko. So yun, sumisort din ako ng 20,000 per month plus may incentive pa, may bonus pa minsan. Pero hindi kasha, kulang pa rin yung budget ko para bayaran yung mga bills ko sa mga gustusin ko sa araw-araw, mga pambayad ng renta, panggastos ng mga anak ko. So I decided na mag-resign sa work din yun. Boom! Yun, naging okay naman. Nag-decide na ako na mag-negosyo na lang. So ngayon naman, okay naman yung negosyo ko. So kumikita naman ako ng okay, nakabayad ako ng mga bayarin ko sa kung saan-saan, monthly rental, sasakyan, mga panggastos pa. So tiyaga lang talaga mga mamis, makaka-arouse din tayo. So kapag nag-negosyo ka talaga, basta sipag, tiyaga lang, uunlad tayo. Ito ipakita ko sa inyo yung tikong negosyo. Pagdating ng mga susunod na buwan ay makapag-produce pa ako ng another brand. So gusto kong palakihin na to. So konting ipon pa ako, papalakihin ko na to. Kaya ito, sabihin ko sa inyo mga mamis. Ayun mga mamis, ano ba yung gusto nyo? Magnegosyo o magtrabaho? Pakisagot mga mamis, pakikomment on dito kung anong gusto nyo, trabaho o negosyo. At sa tingin nyo, bakit hanggang ngayon employed ka pa rin at hindi nag-iisip na magnegosyo na lang? O siguro, bakit hanggang ngayon nandito ka pa na empleyado? Paano ba? Nag-i-enjoy ka ba? Ayaw ba subukan na magnegosyo? Ano nga ba yung kinakatakot nyo? Bakit hanggang ngayon ayaw nyo pang subukan magnegosyo? Halika, tara, pag-usapan natin. Number one, afraid to fail. Siguro kasi mga mamis, mga kabayan, dati sinubok nyo na magnegosyo dati, pero nalugi, or siguro inisip nyo na baka hindi ito mag-success, diba? So kaya siguro tayo natatakot. So number two is afraid to take the responsibility. Diba kasi inisip mo, full time na ako sa work, if my business does not work, anong ipapakain ko sa pamilya ko, diba? So andun yung agam-agam natin na baka tayo matakot, malugi sa negosyo natin.
So number 3 is afraid of starting all over again. Kasi 'di ba, inisip natin, okay na ako dito sa work ko. Bakit pa ako maghahanap pa ng iba? Stable na ako dito. Bakit pa ako magbaback to zero ulit? Bakit pa ako magne-negosyo, 'di ba? So kaya tayo natatakot. So number 4, afraid of rejection. Natatakot tayo na sumugal sa pagne-negosyo, takot tayo na masaktan. Takot tayong iwan, 'di ba? 'Yun siguro kaya tayo natatakot. So number 5, afraid they are not doing the right thing. Siguro natatakot ka lang or manatatakot ka dahil you have someone na dictating to you, na alam mong pinakikinggan mo. Then pag yun ang pinakinggan mo kasi, sabi natin, you say goodbye to all your dreams na. Itatrabaho ka ng 20s, 40s, 60 years old, kulang pa yan sa everyday expenses mo. Kahit hindi mo aminin mga mamis, mga kababayan, kulang pa rin yan pambayad sa utang natin kapag nag-work ka lang. Gandahan kapag tayo ay may negosyo kasi meron tayong free time, unlimited time, tapos tayo yung boss. Nagkakaroon pa tayo ng time sa family natin kahit malayo sila sa atin. Kasi anytime, pwede natin sila makausap. Saka kung nag-online class yung mga anak nyo, pwede nyo rin silang turuan sa module nila habang nagtatrabaho ka sa iyong negosyo. Miss, mga kabayan, kung may natutunan kayo sa video kong ito, pakicomment nyo naman kung ano yung natutunan nyo dito para ma-share rin natin sa iba. At kung meron kayong mga gusto i-share sa akin para ma-improve pa natin kung ano yung gusto natin pag-usapan, please, pakicomment lang. Hintay ko kayo. Bye-bye.